Kumusta mga ka-travelers? Si John Paulita from Road Crew Travel. So, kumusta kayo lahat? I hope nasa mabuti kayong kalagayan. It's been how many days na hindi ako nakapag-upload. Sana na-enjoy nyo yung latest video ko sa pagpunta namin sa Pililia, Rizal. Kung hindi nyo pa napanood yun, I'll drop the link below this description. But for today's episode mga ka-travelers, isishare ko naman sa inyo ngayon ang vlog tungkol sa practicality. Opo. Kung practical pa bang bumili ng sasakyan ngayong 2021? Seriously? So, meron akong nabuong 5 tips. Opo, 5 tips kung paano kayo makakatipid or ano yung mga do's and don'ts na pwede nyo may apply bago tayo bumili ng sasakyan. So, without further ado mga ka-travelers, so simulan na natin! So yun po no, mga ka-travelers, so welcome back uli sa aking vlog. And today, yun nga, bibigay ko sa inyo yung 5 tips na na-conceptualize ko. Now, itong tips na ibibigay ko sa inyo mga ka-travelers is based on my own experience sa pagbili ko ng sasakyan. Tip number 1, dapat magkaroon muna kayo ng research about sa kotse or sasakyan na bibili ninyo. Dapat magkaroon kayo ng comparison ng mga prices. Kasi halimbawa, bibili kayo ng second hand na sasakyan. Meron kasi akong na-research recently sa YouTube. Nag-feature yung isang vlogger na yon sa bandang Quezon City ng mga second hand na sasakyan. Sa mga nakita ko sa mga presyo nito, halos dikit lang mga ka-traveler sa brand new eh. So, alamin mo kung halimbawa second hand nga, halos kasing presyo na rin ng entry level ng brand new na sasakyan. So tingnan nyo kung mas maigi bang bumili na lang ng brand new kaysa second hand. Kasi kung yung second hand, malamang sa malamang meron niyang mga konting depekto. Kailangan ma-check mo talaga maigi. And speaking of depekto, I might suggest that you have your own mechanic na ma-check yung makina. Para at least malaman mo kung ano talaga yung magiging sira niya in the long run. Kasi kung brand new naman yan, wala naman masyadong problema yan. Kasi siyempre brand new nga. Ang titingin naman ng mechanic niyan yung mismong nasa kasa eh. Okay. And then second tip, weigh your decision. So timbangin niyo muna kung kailangan ba talaga na magkaroon ka ng sasakyan or baka luho mo lang yan mga ka-travelers. Lalong-lalo na ngayon na may pandemic pa, hindi naman na tayo masyado naglalabas. Kung halimbawa bibili lang tayo ng mga basic na pangangailangan natin, meron naman sigurong malapit na tindahan na pwede tayo makabili. Hindi naman na natin siguro kailangan pumunta sa kung saan sa ang mall. Siyempre, hindi naman katulad dati na anytime kung gusto mong pumunta sa mall, pwede. Ngayon, talagang kailangan mag-ingat tayo mga ka-travelers. So, yung mga ganun sitwasyon, kailangan na kailangan ba? Or ang trabaho mo ba is mostly nagta-travel? Or kailangan ba talaga ng pamilya nyo na magkaroon ng sasakyan or baka pabigat lang sa budget nyo yan mga ka-travelers. And tip number 3, related din sa tip number 2, dapat i-check mo yung budget mo. Kasi kung halimbawa marami ka ng gastusin other than sa pagbayad mo sa kotse, alamin mo baka sobra-sobra na expenses nyo, mangyayari niyan kotse now, pulubi later. Stop it. Get some help. Tip number 4. So, dapat malaman mo rin yung mga necessary documents sa pagbili ng sasakyan, mga ka-travelers. Halimbawa, bibili kayo ng brand new na sasakyan. So, dapat alamin mo muna kung ano yung mga requirements na kailangan na isasubmit mo sa kanila para magkaroon kayo ng magandang transaction sa pagbili ng sasakyan. So in our case, sister ko kasi yung bumili ng sasakyan. So ang kanyang mga document na pinresent is yung certificate of employment, meron pa payslip, proof of billing, and then ITR or yung income tax return.
At kung second hand naman ang bibilin mo sa sasakyan, mga ka-travelers, very important ito kasi lalong-lalo na ang kausap mo dito, hindi naman yung car company. Maring nakilala mo yung tao na yon sa Facebook lang o kaya naman through friends. So dapat kailangan malaman mo rin yung mga dokumento na kakailanganin mo pag gusto mo bumili ng second hand na sasakyan. So unang-una sa lahat dyan, dapat alamin mo kung meron certificate of vehicle registration yung bibilin mong second hand na sasakyan. Yun yung tinatawag nila na CR. Hindi po yung CR na comfort room, mga ka-travelers. Ano po? Ito po yung certificate na nagpapatunay na yung sasakyan na bibilin mo is rehistrado sa LTO or sa Land Transportation Office. And then, syempre, andun na nga yung certificate of registration. Dapat may original receipt yun, mga ka-travelers. Yun nga yung tinatawag nila na ORCR. Okay? So pag wala yun, medyo magkaroon ka na ng duda, magkaroon ka na ng second thought na kung bibilin mo pa ba yun o hindi. Kasi baka yung sasakyan na yun is galing sa Rentangay, alam mo yun, o kaya Carnap, diba? At least maganda yung secured ka sa ganong mga dokumento bago ka bumili ng sasakyan na second hand. At sumunod nga dito, mga ka-travelers, dapat magkaroon kayo ng deed of sale. Andun yung parang kasulatan ninyo na itong kotse na to itatransfer mo na sa ganitong owner. Andun dapat yung pirma ni owner, tapos yung pirma din ng bibili. At dapat itong deed of sale na to is notarized, or ibig sabihin na notaryo, nagkaroon na ng selyo na approved na to for transferring of ownership, mga ka-travelers. At syempre, panlima, mga ka-travelers, kung decided ka na talagang bumili ng sasakyan, kung halimbawa hindi nga to cash mong bibilin, kung halimbawa monthly basis, so ihanda mo na yung sarili mo sa mga gastusin. Magkaroon ka dapat ng parang personal list mo na every month, andun na yung ilista mo na bayad mo na yung ganitong month. So susunod naman, ganitong amount na naman uli, hanggang sa matapos yung taon na pagbabayad mo sa kotse, at least clear ka na wala kang ma-miss out. Ibig ko sabihin dito, mga ka-travelers, halimbawa, yung kotse na binili mo is hulugan nga. So dapat meron kang namomonitor mo yung pagbayad mo na sasakyan mo monthly. Yun ang ibig ko sabihin, mga ka-travelers, wala kang ma-miss out until such time na fully paid ka na. Nice! At yun po, mga ka-travelers, ang limang tips na naibigay ko sa inyo na pwede nyo may-apply, mga ka-travelers, kung halimbawa balak nyo bumili ng sasakyan ngayon, whether brand new yan or second hand. So I just hope na maging maayos ang inyong transaction at wala kayong ma-feel na regret kung halimbawa nabili nyo na yung sasakyan. At syempre, kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming vlogs. So hanggang dito na lang muna, mga ka-travelers. Till next time, maraming salamat at God bless.